Lovestruck Radio. Lovestruck Radio. Lovestruck Radio. Lovestruck Radio. Lovestruck Radio.
Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong programa, Love Struck Radio, ang programa na punong-puno ng pag-ibig dito sa Pinoy Connection, ang online radio ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po si Kuya Ronald. At ako naman po si Pastor Ivan. Magandang araw po sa lahat. Kumusta Pastor Ivan? Muling pagkakaroon ng bundle of joy. Oo nga eh. Mukhang napuyat ka pa. Medyo po, Kuya. Okay. Ayun po. Ano pangalan ng second child? My second child's name is Mika. Her full name is Emika Shade. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Parang okay. Natin educate yung ating makikinig. Sige. African name po kasi yan. Emika means God's great deeds. Shade, she sings sweetly. Aba. Yes. So, paglaki nito, mangangantay. Yes, we are, diba sabi Kuya, sa pangalan ng tao, inilalagay ko ano yung kinabukasan. Yes, that's a declaration. Declaration yan, oo. Parang inyong misis si Eartha, galing sa... Kay Eartha Kitt yan, actually. Jazz singer. Si Jazz singer na Eartha Kitt. Yeah. Parang yung aking misis, Margarita. Wow. So, ang sabi ng Margarita ay... Perlas. Wow. Yan. So sabi nga ng Bible, ang mga babae daw ay meant to be found. So I found my pearl. Okay. Love struck na love struck. Simula pa lang. Okay. So kaya lahat ng ating gagawin tungkol sa programang ito ay may kinalaman sa pag-ibig. At meron po tayong ilang mga kasama dito na special guest. Narinig niyo po ang kanyang story last week, no? At yes. Palagay ko marami pong lumuha. Oo. Bunga ng kaligayahan dahil sa kanyang magandang istorya. Oo, napakaganda. Bati ka naman, ate. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Ate Carlene. So, muli siya nagbabalik. At, muli balik ang dating guest na namin. Ayan, okay. So, meron din tayong guest singer ngayon. Mm-mm. From VCF Caloocan. Yes! Palapakan naman dyan. Okay. Sige, may kasama ang ating guest, isang gitaristang batikan, no? Pakilala naman kayo. Hello. Ay, hello lang. Hello. pangalan po. Ako po si Ives, VCF Caloocan. Okay. At ating singer. Hello po, ako po si Joanna. Singer ako. Yeah. Oo nga, singer ka. ganda ng boses niya, no? Sinabi ko nga, singer, no? Singer. Okay, Ate Joanna, maraming salamat sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon. Oo. At si Kuya Ives. Si Ives. Ives. Mamaya po, maririnig niyo po ang tinig ni Ate Joanna. Na singer, kasi mahirap natin marinig sa radyo kung dancer siya. Kung dancer, mahirap. Hindi tayo teleradyo, eh. Oh, yep. Next time, magte-teleradyo tayo. Mm-hmm. Kung may facility na. Yes. Okay, this episode, sisimulan natin ating series tungkol sa mahiwagang... MU! Yan. Ang mahiwagang MU! Yan. So maganda na masimula natin ito kasi maraming nagtatanong, ano ba itong MU? At mayroong mga tao na nagmo-move on. Move on. Mula sa MU. MU. Pero lahat daw ito ay nagsisimula sa MA. Mm-hmm. Ano yun? Masteral ba? De, mutual attraction leading okay. to MU. Magulong usapan. Yan. This episode, we will talk about Made Up Romance. Ah, MU101. And next week, we will talk about Magkaibigan You. Friendzone. Yan. Marami daw kasi na parang ang hirap ng i-level up ng kanilang relasyon. Pareho silang may pagtingin sa isa't isa, pero parang yung isa gusto friends lang. Oo. At yung hindi gustong friends lang, ayun daw yung nasasaktan. Ouch. August 17, M University. Studies. Kunyari, meron ka klase, lagi mong kasama sa paggawa ng homework, pinapakopya ka, kaso mali. Sabay pa kayo mag-lunch. Pero love na love mo siya. Oo. Pero talagang ganun talaga daw no? At hindi natin alam kung talaga bang sila. Mm-hmm. And then, wait muko. Parang hindi buko ah. No. Wait muko. August 24, paano naman yung mga naghihintayan? I have a term for this, yung covenantal relationships. May COVID nang tayo, Pastor. May usapan tayo. May pirmahan ng kontrata. So, kunyari, ngayon, hindi tayo po pwede. Oh. So, after 4 years, tayo dapat, ha? May pelikula nito dati, yung I Will Wait For You If It Takes Forever. If It Takes Forever. Wow. Kanta rin ng Air Supply yan. I Can Wait Forever. If you say, you'll be there too. Ayun. Okay, sige. And then, ang pinakahuli natin topic, hug muko. Mm-hmm. Ito, hindi lang to emosyon, kundi physical na to. Oo. So, ito yung mga friends with benefits.
at merong mga lovers na hindi talaga sila officially yours sa isa't isa, pero may pinapakita ng mga physical intimacy. Secret lovers. Yan, okay? So before we proceed sa first topic, baka meron kayong mga gustong batiin. Ate Kerlyn, meron ka bang gustong batiin? Ah, binabati ko po yung asawa ko yan, na nagsispend ang kanyang vacation sa Philippines. Ayan. Yay! I love you. I love you too. Okay. So, maganda na. Ang pangalan, Ate Kerlyn, ang iyong husband? Si Christian Bobadilla. Ayan. Ayun. Si Christian. Hello, pare Christian. Mahal na mahal ka ng iyong misis. Oo. Yes. Mahal na mahal ka rin namin, eh, Pastor Ivan. Oo. Inibig ka na namin nung marinig namin yung kwento mong last week. Oo. Mahal ka na namin. Size 11 ako, size 12 si Pastor. Ano bang brand, pangalan ng sapatos na Pastor? Ano doon? A6 doon. Ano? A6 ba? Okay. Ako hindi naman A6 ang re-request ko eh. Laptop na lang. Ay, oo. Oh, oh. Toshiba? Toshiba, oo. Oh. Toshiba, okay. Sige. Toshiba. Sige. Kuya Ives, Ati Joanna, meron si ba kayo babatiin? Si Ives. Binabati po namin first of all yung taga Victory Caloocan. Hello. Hello. Kay Kila Kuya Paul dyan. Yung head pastor nyo? Team. Yung head pastor nyo? Yun, si Kuya Paul po. Ah, Kuya Paul, okay. Ayun. Binabati ko yung best friend ko si Pinky. Pinky. Tsaka si Kuya Mark. Yun lang. Yun lang? Ang tipid niya, no? Tsaka yun, yung kapatid ko pala, nakalimutan ko. Hi, Jessa. Basta kapatid, kinakalimutan. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Badang. Okay. Kunin ko na rin po yung opportunity to. Sige. Batingin ko po yung nanay ko. Hello, mami. Yan. Yes, si mami. Ang pangalan ni mama? Grace po. Mary Grace. Okay. Akala ko si Grace po, nanay niya. Grace po. Senador. Anak pa ni Senador to. Okay. Pastor, ikaw, may babatingin ka? Guten Tag, Fräulein Twinkle. In Deutsch and Deutschland, Auschwitz the Outs. Pastor, ano lang, Tagalog version lang. Magandang balita, Biblia. Okay po. Wag sige, NIV. Okay. Magandang araw sa iyo. Binibining Twinkle. Mm. Ingat ka dyan. God bless you. Nasa Germany ba siya ngayon? Yeah. Yeah. He's in Germany na. He's in Germany. Yeah. Ayun, laging. Yes, Volkswagen. Yes, Volkswagen. Yes. Okay. Okay. Well, ganito lang ho talaga kami kasi wala ho kami magawa minsan. Ganito po. Ganito lang talaga kami. Pero masaya ho kaming batiin kayo. Kung kayo po yung may mga nais batiin, we allow yung mga ating mga tagasunod sa ating Lovestruck Radio Facebook page, ilagay nyo lang po doon yung mga pangalan ng inyong mga kamag-anak. Mm-hmm. At babatiin po namin sila dito sa programa. Wala po kaming... wala pong bayad dito. Walang bayad, walang pili. Basta babatiin namin. Basta't buhay pa sila, babatiin namin sila. kahit nasa Panginoon na, batiin natin. Sige, pwede rin. Lord, binabati namin si... Yan, nasa piling nyo na Panginoon. Opo. Okay, so before we start our discussion, let's play some music. This is from Win Andrada, Tamang Panahon. Darating ba ang pagkakataon? Ito na ba ang tamang panahon? Kung saan hindi magwawalay, kung saan hindi mag-aaway, sana naman lalo tayong tumibay. Kailan kaya tayo magiging isa? Ikaw, ako, wala nang iba pa. Magtiwala di ka iiwanan. Pangako pag-ibig ko'y maaasahan. Walang hanggan sa di darating din naman. Naghihintay tamang panahon para sabihin ko ikaw lamang, walang iba ang iibigin ko. Nangako sa'yo habang buhay, ikaw lamang ang mamahalin. Ikaw
magiging isa. Ikaw ako, wala nang iba pa. Magtiwala di ka iiwanan, pangako pag-ibig ko'y maaasahan. Walang hanggan sa ating darating din naman. Naghihintay tamang panahon para sabihin ko, ikaw lamang, walang iba ang iibigin ko. Pangako sa'yo, mahalin ikaw, walang hanggan. Naghihintay tamang panahon para sabihin ko, ikaw lamang, walang iba ang iibigin ko. Pangako sa'yo, habang buhay, ikaw lamang mamahalin, ikaw, walang hanggan, walang hanggan, walang hanggan. Love Struck Radio. Be still my heart. Lately its mind is all its own. It would go far and wide just to be near you. Even the stars shine a bit bright, I've noticed, when you're close to me. Still it remains a mystery. Anyone who's seen us knows what's going on between us. It doesn't take a genius to read between the lines. And it's not just wishful thinking, or only me who's dreaming. I know what these are symptoms of. We could be in love. Why I sleep like a baby through the night. Maybe it helps to know you'll be there tomorrow. Don't open my eyes. Ooh. I'll wake from the spell I'm under. Makes me wonder. Tell me how I could live without you now. And what about the laughter, the happy ever after? Like voices of sweet angels calling out our names. And it's not just wishful. All my life, I have dreamed
Love Struck Radio. Kayo po'y nakikinig sa Love Struck Radio at ako po si Kuya Ronald. At ako naman po si Pastor Ivan. Ang ating pong topic for this episode, Made Up Romance, MU 101. Yee. Ano ba itong MU na ito? Paano ito nagsisimula? Approve or remove? Ano ang gagawin mo kung nasaktan ka bunga ng MU setup? Patay. Maraming masasabi dito yung ating mga guests, no? Especially mga kababaihan sa aking mga counseling sessions ang nabibiktima daw ng MU. Pastor, bakit ganun? Ba't mas maraming babae ang nabibiktima nito? Ang hirap kasi sabihin eh, pero there's this term na sinasabing assumera. Mm-hmm. Eh, mahilig tayo mag-assume eh, kasi sabi nga natin, ang mga kababaihan is emotion-centered. Siyempre, pag meron ng nararamdaman, there's the feeling na importante ka, there's this feeling na may pinapansin-pansin ka. So you have this perception, no? Meron kang ina-assume mo nga na siguro feel din ako ni Guy, di ba? Yeah. Parang ganoon eh, feel din niya ako. Tanungin natin yung mga babae para makuha natin yung perspective at nila. Mm-hmm. Si Ate Carlin, ano bang masasabi mo sa MU? Anong definition mo ng MU? Magulong usapan pa rin. Bakit naman? Ang feeling ko kasi ang MU usually nagbe-base lang siya sa kilig. Mm-hmm. Yung feeling of infatuation na dahil cute siya, dahil mabait siya, mm-hmm. tapos we communicate. Nag-agree ako doon sa sinabi ni Pastor Ivan na girls are very emotional. Tsaka mas mabilis talaga magbigay ng ibig sabihin yung mga babae sa acts of sweetness ng mga lalaki. Last time, Pastor, di ba may binasa tayong kwento? Yung nagbibilang na minuto ng panaginip. Ay, oo. Yung 30 minutes daw niya pinapanaginipan, tapos isusulat sa notebook. Oo. Gumising 30 minutes. Uy, sinulat sa notebook. Nakakatuwa yun, no? Tapos hindi pala sila. Hindi pala sila. Nakakaano yun. In-imagine niya na na sila. Oo, na sila. Tapos nasaktan siya kasi may girlfriend na at ikakasal na. Sa moving on, ano natin yan eh. Sa girls, bakit ganyan, Ate Carlin? But, well, kami mga lalaki, so maaring hindi namin alam yung parte ng buhay nyo na yan. Mm. Bakit ganon? But umaalago ang imagination nyo minsan? Na nag-iisip na kayo, kumbaga, binigyan lang ng lala, no? Mm. Ay, lala ube. Lala ube. Inisip na, ano kaya ang feeling na maging asawa nito? Mga ganon? Feeling ko to po, to the extreme, ha? Okay. Ang isa sa mga impluensya is yung napapanood sa media. Okay. Yung sobrang panonood ng love stories, pagbabasa ng pocketbooks, kasi yung mga ako, I was once like yung isang babae na mahilig ako magbasa ng love story. So, I dream of having a relationship na ganon. So, for example, yung isang nabasa ko, for example, na sina nahulog yung panyo tas may dumampot. Uh-huh. So, ini-imagine ko na mangyayari yun sa akin. At pag nangyari yun, bibigyan ko kaagad ng kahulugan. Ah, okay. Ayun. So, yung iba nga talagang hinuhulog nila yung panyo nila. Oo. Oh. Oh, tas walang dumampot. Walang dumampot. Ginawang basahan. Oo, oh, pinamunas na shoes. Sayang din naman daw. Oo, diba? Kasi kung pranela bibilin mo, mahal ng konti yan. Oo, so, panyo na lang. Pinulot nung guy yung panyo, sabi niya, ay, type ko to. Binulsa ang panyo. O yun. Kaya yung pumulot, oo. Talagang ipinunas ng pawis, itinapon ulit. O yun. Maaring hindi rin guy. Hindi rin guy nga. Kasi, eh. Kasi mabango. Okay. Si Ate Joanna, anong masasabi mo dito? Anong definition mo ng MU? Ganun din po, malabong usapan. Yung feelings na hindi ka naman secured pero naglalagay ka pa rin ng time dun sa emotions na yun kahit hindi naman dapat. Yan. Ayun. Profound. Profound yun. Malalim, no? Well, katulad na nasulat ko dun sa Love Struck Singles Edition. Well, that's one. Maaaring masabi nating malabo ito kasi walang commitment. Mm-hmm. Isang definition na nabasa ko, gusto mo ng saya ng pagiging single, subalit gusto mo rin ng kilig ng pagiging taken. So, you cannot give up yung independence ng pagiging single, mm-hmm. yung you're not attached to somebody, pero gusto mo ng kilig ng isang tao na nasa relationship. Oh, hindi naman kayo, pero gusto mo may ka-HHWW, no? Yung PSSP. Oo, okay. Diba? So, hindi nyo po alam yun, Google nyo. So, holding hands while walking, pasway, sway pa. Okay, so, walang breakup, pero kailangan mo mag-move on. Mm-hmm. So, hindi kayo pwedeng mag-break up kasi in the first place, hindi naman talaga naging kayo. Mm-hmm. So, hindi ko rin naman sinasabi na masama ang MU sa ibang pagkakataon. Mainly because, kahit kami na Ate Gigi, nagsimula kami MU nito eh. Yee-hee. Pero tinuloy namin sa
totohanan. Oo. Ang mahirap, magka-MU kayo pero hindi nyo tinuloy sa tunay na. Oo, nag-start kayo first year high school, MU na kayo. Uh-huh. 47 na kayo, MU pa rin. Kayo, tigil-tigilan. Uh-huh. Oo. So marami na kayong na-invest emotionally. Mm-hmm. Kasi madalas maraming komplikasyon nito kasi you act as if your partners. Yes. Pero pwede pa rin na manligaw yung lalaki. Oo. At magpaligaw yung babae. Mamaya magbabasa tayo ng ilang case studies, no, to be read ng ating kaibigan si Ate Phoebe. At marami siyang babanggitin at pag-aaralan natin kung ano naging resulta ng ano. Mm-hmm. At anong analysis natin sa mga kasong ito. So we have some responses from our online survey. Ang sabi dito, anong masasabi ninyo sa MU setup? Pwede nating basahin ito. Sige, si Ate Carlin, pabasa mo yung ilan. From Jody May Espinosa Cruz, panakipbutas minsan para hindi masabing officially boyfriend and girlfriend na sila. Hindi mo alam kung love na talaga yung nararamdaman kung parating magkasama tapos may special attention na binibigay. Yan. And then from Beverly Rose Bautista Fermin, walang malinaw na usapan at commitment. Nag-i-invest ka ng feeling na di ka naman secured, sabi niya. Mula naman kay Kaina Villanueva, unstable, puro emosyon, kaya humahantong sa mahinang pundasyon ng relasyon. Okay, Ate Joanna, baka sa mga yung kay Chamar. Hindi maganda sa pandinig lang mukhang nakakahalina. Aba, dukma pa. Wow. Hindi maganda sa pandinig lang mukhang nakakahalina. Parang commercial. Down. Okay. Break it down. Sige, Pastor, meron pa may ba dyan? Meron pa dito mula kay Princess Sara Lebrada. Magulong usapan, hindi mo alam kung saan kayo pupunta o kung may patutunguhan nga ba. Walang specific label, hindi ka makapag-react na nagseselos ka sa harap niya. Di mo siya pwedeng pagbawalang gawin ng mga nakakasanayan na niya dahil maging ikaw, hindi mo alam kung may karapatan ka nga ba. Masaya pero hanggang kailan. Ladies, hindi tayo pang number 2, pang number 1 tayo. Do not settle for anything less than God's best. Amen. Ayun. Amen. So, dahil dyan, isang magandang... Alright. Okay, kay Ate Jonalyn Parakad, MU without commitment is extremely dangerous. Hinahayag mo ang iyong damdamin sa isang taong wala kang kasiguraduhan at wala kang panghahawakan na pangseryosohan at pangmatagalan na ang relasyon. You're making yourself in your heart vulnerable to someone you're uncertain with. Kung malinaw sa inyong dalawa na kayo may pagtingin sa isa't isa at kung kayo ay parehong may personal na relasyon sa Panginoon, hindi ninyo pahantungin pa sa MU status ang inyong sitwasyon nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Mm-hmm. Okay? Ito naman, mula kay Don King Ocampo Evangelista. MU, you can savor the fun while in that relationship but you must suffer the consequences of that thing. Bawal mag-assume na kayo. Bawal masaktan pag may kasama siyang iba. Bawal magselos kapag may ka-text siya and the rest. Iwas-iwas sa MU, mga kapatid. Yeah. Ito naman, mula kay Genereve Balean Mingoy. It's complicated. 50-50 ang porsyento ng future ng bawat magka-MU. Or in some situations, like friends with benefits, or mga kaharutan ang mga ginagawa. It will end up to malanding ugnayan. Wow, Pastor. Tugoy. What a word. What a word, no? Tugoy. Ang mangyayari dyan, malanding ugnayan daw, no? Harutan. Sige. Ito naman para kay Sandy Charlene Javier. Magulo. Walang kasiguraduhan. Nagkakasakitan lang. Komplikado ang lahat. Pwede ka maging sweet pero hindi mo pwede matawag na iyo. At hindi ito God's will. Naglalandian lamang ang term sa mga ganito. Mm-hmm. Nalulungkot ang hari ng ating mga puso kapag panay-MU tayo. Dahil ang gusto niya ay pure heart, siya muna. At ibibigay niya ang iyong puso sa taong mas karapat dapat sa'yo sa kanyang tamang panahon. Amen. Check na check. Okay, so, well, generally, negative ang ano, no? Ang dating ng MU. Yung tabiro yung term ko, yun, landian. Landian, harutan. Harutan, habulan, sabunutan. So, instead of love story, naglalandian, toy story lang. Toy story lang. Okay. Well, katulad nung naitanong ko kanina, pwede nyo sagutin ito. Bakit nagsisimula ang MU? Saan ba ito nagsisimula? Paano nangyayari na ayaw nila ng commitment pero gusto lang nila ng kilig. Patingin-tingin. Doon nagsisimula. Sige, Ate Caroline. Feeling ko kasi playing safe sila. Aha. Laging playing safe. Siyempre, ang gusto lang nila yung emotion na exciting,
na nakakakilig, na natutuwa sila. Pero when it comes to commitment, feeling ko ayaw nilang yung mahawakan sila sa liig na aking ka lang. Ayaw nila ng serious commitment kasi hindi, gusto lang nila yung landi eh. So, it's either pag hindi na sila natuwa sa landian na to, lilipat naman sila, maghahanap sila ng ibang kalandian. Mm-hmm. Dahil emotion nga lang yung basihan. Mababaw. Mm-hmm. So, Pastor, meron ba na masasabi tungkol dito? Ang ano ko siguro sa MU, kasi yun nga, media has a big impact on the relationship itself. Siyempre, ito si girl at si guy, gusto din niya kung siya si may si Kim Chu, may partner na ganito, si ganito, may partner na ganito. Siya din gusto niya may partner din siya, mm-hmm. 'di ba? Parang in, parang ano siya, parang uso, kumbaga. Parang uso-uso lang din eh. Parang gusto niya, nakikita niya na 'yung mga friends niya or circle of friends or kung saan siya naka lugar o nakapuesto ay may mga partners. Abay, siyempre sabi niya ako rin dapat may partner. Diba? Mm-hmm. Parang ganun eh. So, nagsisimula lahat ng ito sa, well, emotional attraction. Yes. Yes. Resulting in, well, if you will just enjoy the pleasure of being emotionally attached, emotional flirtationship. Mm-hmm. So, masakit mang sabihin, pero ganun na nangyayari. Yun. Ang punto ng lahat ng Love Struck books ay love, no? And relationships are meant to be permanent. Kaya, nakasandig at nakatuntong doon sa tunay na commitment. Mm-hmm. So pag hindi ito ang dito ang sistema, well, sabi ko nga handa ka dapat masaktan. Mm-hmm. Pero may mga pagkakataon na yung mga babae, they're willing to invest emotionally at pag yung lalaki ayaw na niya, nasasaktan sila. Mm-hmm. Pero ano naman ang mapapayo ninyo sa mga kababaihan na madalas na nagkakaroon ng ganitong dilema at problema? Well, nagsisimula lahat, di ba? Nag-i-invest ka ng emosyon. Mm-hmm. Sige, palagay ko dapat si Ate Joanna magsalita rin, no? Nangyari na ba sa'yo nagkaroon ka na ka MU? Ha? Medyo. Medyo. Ah, medyo pa. Medyo. Medyo. 50-50. Okay. Sige. And anong nangyari? Bakit medyo? Kasi hindi naman kami. Okay. Pero may emotions na nai-invest. Pwede mo lagyan ng konting detalye. Ano nangyari? Nung magka-MU kayo, ano nang ginagawa ninyo? Yung parang kami, pero hindi. Hindi talaga. Ano yung party na parang kayo? Ano yung ginagawa nyo? Example, lagi ba kayo mag-text, inaabot ng 3 a.m.? Yes. Exactly. Exactly. Okay. 3 a.m. Okay. Hinahatid sundo sa school, yung mga ganun. Tanungan natin kung ano mga pinagte-text pa nila. Di ko na kailangan sabihin ko yung pinatext. Pero ano yung mood? Ano yung usually na pinag-uusapan nyo? Alam mo, miss kita ngayon. Yung mga pasito, yung mga ganun. Ayaw, sabi na nga, dali. Kumain ka na ba? Huwag ka magpapagutom, ma, babe. Tulog ka na, ha? Tulog ka na, pero 3 a.m. na yun. Okay. Babay na, hindi mauna ka. Pero naging madali ba sa'yo yung ganung setup? No. Because I end up hurting. Ah, okay. Bakit, ba't ka nasaktan? Siya lumayo o? Siya. Pero alam nyo, there's something between you. Kayong dalawa. May something. Hanggang something lang. Something. Pero hindi dumating sa point na nagkaaminan na ano ba tayo, saan ba tayo papunta, walang ganong usapan. Wala. Malabong eh. Ah. Okay. Yung something naging nothing. So paano? Okay. Pero pwede namin itanong kung paano siya nag-start. Huwag na. Kalimutan na natin yun. Okay. Okay. Sige. Tahimik na po tayo. Okay. Wala na pong magsasalita. Okay. Wala na pong magsasalita. Iisipin ko na lang kung nagka-MU ba ako noon. Si Ate Karen, ikaw, nagka-MU ka na rin, di ba? Sige. Paano kayo nagsimula? Ako naman kasi, I think yung situation ng family is still parang may kailangan natin i-consider yun kung bakit maraming kabataan yung nagsisettle sa mutual understanding. Mm-hmm. For example, ako kasi, marami akong, hindi naman maraming MU, pero feeling ko may naging ka-MU ako before. Kasi hindi ako close sa mga kuya ko. Uh-huh. Even sa family namin, hindi ako masyadong nakikipag-usap before. So feeling ko, yung hinahanap kong emotional attachment na dapat from my family, hinanap ko sa labas. So, nag-settle ako for that mutual understanding. Pero since bata pa ako noon, syempre hindi pa ako mga ilang taon ka nito? 8 years old? Sa kinder, may ka-MU. 14 years old. Ah, okay. 14 years old ako noon. Tapos yung ka-MU ko na yun, crush na crush ko siya grade 6 pa lang. Ay! Ano ba?
Yun. Grade 6 pa lang, talagang pagdadaan siya sa bintana ng kwarto ko, naaamoy ko yung pabango niya. Wow. Nenuko. Pero ngayon may family na siya. Hello sa'yo. Dalawa na yung anak niya. Ay, alam pa rin niya. Ini-stock. Ini-stock, kuya. Hindi ko siya ini-stock. Siya yung nangangamusta sa akin. Ah, okay. Kasi magkababata kami. So, haba friends ng hair. Kami. Haba ng hair. So, okay. Yan, feeling ko yung po yung major reason eh. Kasi okay, yung emotion na dapat, yung parang yung appreciation and companion na dapat nasa bahay, hinahanap ng ibang kabataan sa labas. Correct, correct. So, basta, mahaba-haba pang usapan natin, pero ano muna natin, bitinin muna natin sila. Oh. Kasi may aawitin si Ate Joanna. Anong title ng first song ninyo? We Could Happen. We Could Happen. Pwedeng maging tayo, parang ganun yung drama, we no? We Could Happen. Wag kang iiyak, ha? Hindi ka na namin tatanong. Okay, bakit yun na napili mong kanta for this episode? Kasi related po talaga siya dun. Tapos, and merong sinabi dun sa lyrics na, can we just make this into reality? Ayan. Ayun. Kasi ngayon parang imagination lang, eh, no? Yes. So, merong pangarap na talagang magkatuluyan at we formalize. Could happen. We Could Happen. Sino kumanta nitong We Could Happen? AJ Rafael po. AJ Rafael. Okay. So pakinggan natin. Oo, pakinggan natin at namnamin natin ano ito. Okay, palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Joanna. Okay. Door, please come in and just sit here for a while. This is my way of telling you I need you in my life. It's so cold without your touch. I've been dreaming way too much. Can we just turn this into reality? 'Cause I've been thinking about you lately. Maybe you can save me from this crazy world we lived in. I know it could happen, 'cause you know that I've been feeling you. They will come, but I know that the sun will shine again. He's my friend, and he says that we belong together. I'll sing a song to break the ice. Just a smile from you would suffice. It's not me being nice, boy, this is real tonight. 'Cause I've been thinking about you lately. Maybe you can save me from this crazy world we lived in. I know it could happen, 'cause you know that I've been feeling you. I know you want me. Bum 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 bum, da da dum, da da dum. I've been thinking about you lately. Maybe you can save me from this crazy world we lived in. I know it could happen, 'cause you know that I've been feeling you. I've been thinking about you lately. Maybe you can save me from this crazy world we lived in. I know it could happen, 'cause you know that I've been feeling you. I know you want me. Yan!
Napakaganda. We could happen. Napakaganda. Pwedeng tayo. Hadouken! Hadouken! Pwedeng yung tayo. Yung Hadouken, ano yun, di ba? Napaka-forceful na ano yan. Na puwersa ng buhay, no? So this time, may matinding pagnanasa na bakit ganun doon lang tayo? Mm. Kailangan nating parang ano, no? Ituloy na to sa tunay na relasyon. Mm-mm. Pero hindi pa doon natatapos. May isa pang awit si Ate Joanna. Hindi, pa awitin na natin ngayon. Diretso na natin. Diretso na natin to. Ano yung next song ni Yole? Tulak ng bibig. Tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. Dibdib. So for those of you listening to this program who cannot understand Filipino, the translation, the rough translation is what? Push of the mouth. Push of the mouth. Clutch of the chest. Perfect. That's the rough. That's the rough. Let's put this in verbatim translation. Mga biblical sense. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, yes. Siguro ganun na lang. Very rough yung translation ko, di ba? Ano sabi mo? The push of the mouth, the clutch of the chest. The clutch of the chest. Okay. Sige, ito yung inawit ni Julian. Yan. Okay, tanong uli kita, bakit itong awit na ito? Wag na lang. Ay, kala ko ganun pa rin eh. Kasi yung song po na to, yung meaning niya dito, yung sinabi niya doon na parang wag na lang kasi masasaktan lang ako. Parang related din doon sa mga tao diyan na nasa MU na ayaw naman mag-commit kasi baka masaktan lang sila. Masaktan. Sabi doon iniingatan. Iniingatan lang ang aking puso. Okay. Kaya pasensya na hanggang dito na lang tayo. Pasensya na. Hanggang diyan ka lang. Do not cross the line. Do not cross the line. Masasaktan ka kapag lumampas ka dyan. Kita, huwag kang lalagpas. Okay. Well, may ganito lang ang mga kaso. Kaya sabi ng Biblia, guard your heart. No? Correct. Yes. Well, mayroon namang mga kaso, ayaw nilang maging sila. Mm-hmm. Sinabi nila sa isa't isa, oh, hindi tayo pwedeng maging tayo. Ha? Mm-hmm. Pero tignan mo naman yung mga pinagagawa. Yung pamorningan nga sa text, hatid sundo pa rin. Sabi ko, tigil-tigilan nyo yan. Kasi lip service yung nangyari. No? Hindi kayo, pero tumigil sa text, nag-online, tapos bigla nakita online siya, chinat pa, umabot ang alas 6. Di ba? At hindi lang once yun. Hindi lang once. Every day. Well, hindi natin sinasabi na huwag kayong masyadong expressive sa inyong emosyon. Pero may mga pagkakataon na alam nyo, yung emotional attraction nag-aabang. No? Mm-hmm. So kung ayaw nyong mapahamak emotionally, so hinay-hinay. Okay, pakinggan natin to. Again, what's the title? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Translation is? Push of the mouth and clutch of the chest. Yon. So yan po. Palapakan natin ulit si Joanna. Okay. Sa'yo paikot-ikot lang nalilito, ba't ganito? Pagising sa umaga, ikaw ang nasa isip. Pagtulog sa gabi naman ang panaginip. Mahal ba kita o ano? Ewan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Simula nang makilala, di maipinta ang ngiti sa mata. Magdamag ang kwentuhan, kulit ang tawa, hindi ko maintindihan. Bakit ngayon lang, kung kailan ang puso ko ay masailan? Hindi mo lang alam, takot lang kong masaktan. Iniingatan lang aking puso. Kung maibibigay ko lang sinasabi mo, di na sana tayo nagkakaganito.
Pasensya ka na kung hanggang dito lang muna tayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Paikot-ikot lang nalilito, ba't ganito? Urong sulong, yan ang paborito. Lilitaw, lulubog, tanong mo kahit sino. Pakisabi na lang, ano ba talagang gusto mong gawin ko? Hindi mo lang alam, takot lang kong masaktan. Iniingat lang aking puso. Maibibigay ko lang sinasabi mo. Di na sana tayo nagkakaganito. Pasensya ka na kung hanggang dito lang muna tayo. Pakiusap lang, huwag mo na akong tignan ganyan. Nakakatunaw ang iyong tingin. Hinahinay ka lang, mahina ang kalaban. Baka di na maiwasan, mahulog ng tuluyan. Hindi mo kung masaktan, iniingat lang aking puso. Kung maibibigay ko lang sinasabi mo, di na sana tayo nagkakagulo-gulo. Pasensya ka na kung hanggang dito lang muna tayo. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Kapig ng dibdib, tulog ng bibig. 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 Kapig ng dibdib. Love Struck Confessions. Meron tayong ilang mga love struck stories na babasahin na magpapakita kung ano ang mga binubunga ng mga MU relationships. Basahin natin. The case of Miss G. I've been in the MU stage for about 4 years and still ongoing. Everything seems to be happy. Yung masaya po ako kasama siya. Okay ang lahat. We enjoy each other's company. At sinasabi niya rin po na he loves me. And I do love him also. Pero dumating po yung araw na bigla na lang po kami nagkalabuan, tapos po sinabi niya sa akin na hindi ko na nakikita ang sarili kong masaya. At sobrang sinisi ko yung sarili ko dun. He asked for space and so I gave it to him. Hindi po kami nagsasabay pa lunch at pa uwi. Classmates po kasi kami. Parang he chose po na lumabas mula sa circle ko. Then one day po, bigla na lang po siya bumalik na parang walang nangyari. Maliraw po yung mga sinabi niya sa akin, eh di okay na nga po ulit. But then there was a time na nalaman ko po na nagsisinungaling siya, though mababaw lang naman po yung dahilan kung bakit siya nagsinungaling. Pero sobrang nasaktan po ako dun kasi di ko po alam bakit niya po pakailangan magsinungaling. Tinanong ko po siya bakit na ginawa yun. Ang sabi po niya dahil ayaw na raw po ako magalit kaya nagsinungaling siya. At nasaktan po talaga ako dun. Fast forward, edi pinatawad ko po siya kasi alam ko naman po na sincere siya. Pero may worst po na nangyari. Then one time, may nabasa po ako sa CP niya. Pinapakilaman ko po kasi yung inbox niya. Nabasa ko po doon na he's telling, I love you, dun sa friend niya na babae. At hindi lang po yun, nagsasabi rin po siya ng I miss you. Pati na rin po, masaya ako kasi nagkausap tayo. That very moment, nung nabasa ko yun, nalungkot ako.
Sabihin na rin po na nagselos kahit walang karapatan, pero sobrang nalungkot po talaga ako dahil hindi ko po alam bakit po siya ganun. He's telling I love you sa akin at alam po niya na may mali siya yun sa akin kasi may something po talaga. May kilig factor na parang totoo. Pero po, he's telling I love you rin po to someone else. Hindi ko po alam kung anong meron sa kanila. Ang alam ko po, magkaibigan sila. Hanggang ngayon, ang dami ko pa rin pong tanong kung bakit nagkakaganon po siya. Totoo po kaya siya sa akin? Nasa akin po ba ang problema? Asyumera po ba ako masyado? What can I do po para ma-relieve lahat ng worries ko? Gusto ko po talaga siya kausapin pero di ko po alam kung paano ko siya i-approach. I already told this to a common friend of us at nalulungkot din po siya. He asked the guy straightly and in front of me kung mahal niya ako and he said yes. Pero gusto ko pa rin po alamin bakit niya ginawa yun. Love Struck Radio! Narinig po natin ang kaso ni Miss G. Hindi po ganun kasimple dahil naging maaring biktima siya ng negatibong epekto ng MU. MU relationship. Sabi niya dito, hanggang ngayon, ang dami ko pa rin pong tanong. Number one niyang tanong, totoo po kaya siya sa akin? Nasa akin po ba ang problema? Asyumera po ba ako masyado? What can I do para ma-relieve lahat ng worries ko? Marami to, Pastor, na tanong. No? Okay. Isa-isayin natin. Sige, anybody can answer kung anong gusto niyong sagutin sa mga tanong na ito. Palagay niyo ba naging totoo yung lalaki sa kanya? Hindi. Of course na. Kasi alam naman natin, dami niya sabihin ng I love you. No? Ante, I love you sa'yo, I love you sa iba. Itatanong pa kung totoo, eh pag nag-I love you siya sa akin, may kailangan meron pa rin confirmation kung totoo siya. Tsaka may sinabi siya dito eh, nagsinungaling na nga eh, tapos sinabi yes. Sincere. Yun lang ako nakarinig na sinungaling na sincere. Diba? Sincere na sinungaling. Oo, diba? I'm sincerely lying to you, come on. Diba? Kasi, yun nga, gaya ng sinabi ko sa'yo, kung makukuha niyang pagsinungalingan or magsinungaling sa ganyang simpleng bagay yes. lang yan eh. Magdalawang isip ka na kung talaga siseryosohin ka. Diba? And then sabi niya dito, may problema ba siya? Kasi sabi niya, nasa akin po ba ang problema? What do you think would be yung pwede nating sabihin sa kanya, dito ka nagkulang? Well, partly. Gaya naman sabihin natin eh, if there is a problem, admit that there is a problem first and foremost. And hindi naman natin pwede sabihin that the entire problem is mainly because of the other party. You also have a part on that situation. Kasi nga, tinatanggap mo yung yes. mga palipadhangin na yun eh. Tinatanggap mo yun eh. Kumbaga, yun nga, with consent. Gaya na sinabi ni ate na ano na with consent yung pagtanggap niya nun eh. Diba? Parang, ang hirap kasi, I mean, it's hard for us to judge Miss G in the situation dahil it's emotion kasi kuya eh. Hindi natin siya pwedeng husgahan sa kanyang nararamdaman but partly meron talaga siyang kasalanan o let's put it na ano there's a fault. Okay, kung ikaw yung babae o kung kayo yung babae, anong magiging reaction ninyo na meron na siyang ewan ko kung girlfriend na ba to ka MU pa rin. Kasi sinabi po niya na 4 years na yung MU nila. So, 4 years. Hindi na po joke yung 4 years na mutual understanding. Palagay ko, ang definition niya na relasyon, MU pa lang. Pero 4 years, MU? Yes. Mahirap hindi yun. Sila? Mahirap na ano yan. Tagal nito. Mahirap na usapan ngayon. MU ngayon, mahirap na okay. usapan. Okay. Talagang, ano yan, ang gulo. Mag-gulo. Nakita niya mismo na nag-I love you sa iba. Mm-hmm. Tapos hinayaan niya pa na tumagal ng 4 na taon. Mm-hmm. I think may mali sa kanya kasi kailangan she should stand for what she believes in. Mm-hmm. Diba? Na yung pag-I love you at yung mga intimate words na yon eh hindi mo sinasabi kung kani-kanino. Ang problema nga kasi hindi sila officially yours sa isa't isa. Tsaka ano, kuya, alam mo, to use the term a guy who's a player, a guy who's a player, ang pagsabi ng palasak ng I love you ay napakadali. Yes. Para kasi yan ang disarming word para sa mga babae. Sabihan mo yung girl na, I love you. Ayan na, wala na. Ikaw ba, Ate Joanna, pag sinabihan ka na lalaki, naka-MU mo, I love you, anong magiging reaction mo? Wag na. Kala ko ganun pa rin. Joke. Siyempre, pag sinabihan ka ng ganun, siyempre kikiligin ka. Oo.
disarming talaga yung I love you. Pa sa pagsinabi ka ng I love you. Ano ito sa'yo? Ate G, akin na lang. Nee, pero talagang ano kasi yun eh. The term being a guy who being a player. Kasi nga, player meaning you go to different playing fields. Kasi napakadaling sabihin yung I love you. But to mean I love you to mean it in the right way, it's a totally different story altogether. Okay, may panibago tayong kaso. This is a case by, well, story by Miss M. Let's listen to this. The case of Miss M. I want to share my experience about po dun sa MU. Magulong usapan. Last year lang po kami nagkakilala sa church namin. Mag 1 year na rin po kami magkaibigan. Nung una kami nagkita, parang may magnet lang. Parang may spark. Naiwan lang po. And then, nagkakilala po kami at naging malapit na magkaibigan. Nung una po, may tawagan pa po kami. Super friends. Sweet po siya na parang may pahiwatig. Na-develop po ako at ako yung unang umamin sa kanya. Pero magulo niya, isip niya sabi niya, sige, okay na tayo na hanggang dito muna yung feelings. Huwag muna tayo mag-take ng risk. Ouch po yun. Haha, kasi pinilit niya po ako umamin tapos parang hindi naman niya sineryoso yung sagot ko. Pero umamin po siya na may gusto rin siya sa akin. After po nung conversation na yun, naging iba na po yung kilos niya. Parang yung tipong boyfriend ko na siya. Pero hindi naman talaga lagi po kami magka-text. Nag-involve na rin yung mga tawagan namin. Sweetie, hindi na super friends. Tumatawag siya sa akin. Tapos hinahatid na rin po ako sa bahay. Tapos lumalabas din po kami manood ng sine or kakain sa labas. Pinag-pray din po namin yung isa't isa. Para kaming, pero hindi. Hindi rin namin po siya nanliligaw sa akin kasi wala naman siyang sinasabi at hindi rin naman po niya ako tinanong. So, tinanong ko na po siya kasi nababother na rin po ako eh. Ano bang balak mo? Tayo ba? Nanliligaw ka ba? Ano ba tayo? Yun po yung tanong ko sa kanya. Takot daw siya masaktan kasi naloko na siya noon. Wala pa po kasi siyang naging girlfriend. Puro ka-MU lang. Marami rin po siya na ikwento ng mga naging ka-MU niya bukod sa takot siya. Umikot ang buhay niya sa ministry, sa church, at sa pag-aaral. Graduating po siya sa course na mahirap po yung marinig yung ganon mula sa kanya. Kasi hindi naman po ako yung tipo ng babae na umaamin sa lalaki at nagbibigay ng pahiwatig. Pero sa kanya po, nagawa ko kasi kung una pa lang crush ko na siya. Isa pa po naging problem, parang hindi pa po pwede sa ngayon at mga bata pa po kami. Sabi nga ng mga ka-churchmate namin, so marami po talagang conflict. Nag-decide po kami na wag na lang muna. Siguro pag stable na, okay na po ang lahat. Wala pa daw po siyang maipagmamalaki sa akin. Okay na po yung putulin ng maaga kasi mas sobrang masaktan. Pero mahirap po mag-move on lalo sa iisang church lang po kami. Lagi kami nagkikita. Nawala yung text, nawala rin po yung tawagan namin. Ganon katindi yung dala ng MU. May kalayaan daw po kami. Mutual yung feelings pero may kalayaan pa kaming humanap ng iba. Ang gulo po at ang sakit sa ulo. Ngayon po, paunti-unti, nagmo-move on po ako sa tulong ni Lord. Dito na lang po, Godspeed. Love Struck Radio! Yan po ang kwento ni Miss M. Ano po masasabi natin sa kay Miss M? Talagang MU, kuya, no? Talagang malabo kahit malabo. Paano mo balibaligtarin rin eh. Malabo eh. Mm-hmm. Eh gaya na sinabi niya, may spark pero ewan lang. Super friends. Galing, no? Parang si Batman and Robin, si Wonder Woman. Batman and Robin. Diba? Okay, ano yung my husband's lover, ang peg niyan. Okay. Ano lang, Wonder Woman, pati si Superman. Superman, super no? Friends. Super friends sila, yan, no? Sabi niya dito, nag-decide po kami na wag na lang muna. Siguro pag stable na po ang lahat. Dahil sabi na lalaki, mas mabuting putulin ng maaga kaysa sobrang masaktan. Okay. Pero nahirapan siya mag-move on. Nasa iisang church lang siya. Okay lang ba yung pastor na sabihin natin, tigil na muna natin to kasi parang mas mahirap kung tutuloy natin eh. Okay lang ba? I would say oo. I would agree to that na itigil na lang natin kasi kung pareho lang o kung masasaktan lang kita at ako yung makakalikha ng komplikasyon sa buhay mo, mabuti pang itigil na lang natin. Mas mabuting that's a mature move
for me and on my part, that's a mature move para sabihin mo na itigil na lang muna natin to dahil walang patutunguhan to. Well, I would also agree na ang nag-initiate yung lalaki. Oo. Sa ganitong mga setup, madalas mahirap na mag-initiate babae lalo na kung napamahal ka talaga. Oo. And I hope na maging maayos yung kanilang relasyon kasi unang-una, hindi ganun kadali itapon yung lahat ng mga na-invest mo, no? Maaring, well, di man nila nasabi, maaring nag-de-date na talaga itong mga itong dalawang ito. Pero, well, I would agree na kung talagang hindi pa talaga seryoso yung lalaki, it's better sabihin mo, sorry ha, dito na lang muna. Para yung tulak ng bibig, no? Dito na lang muna. Pero sa kaso ng babae, ito naman ang tanong ko, bakit ang hirap-hirap nyo mag-move on? Na kahit sinabi sa inyo, stop na muna tayo. Although nasabi na natin kanina na emotions would linger. Would linger. Pero maraming kaso na talagang kahit alam nila sa utak nila, no, na mali at walang pupuntahan ito, pero they would still cling to that feeling. Okay? Well, this is a continuation ng ating topic, yung moving on. So, ano masasabi mo, Ate Carlin? Kay Miss M. Po, naguguluhan din ako eh. Iniisip ko kasi kung ano yung pinaghuhugutan ng emosyon para dumating sa ganong proseso na nag-I love you-han, tapos pagdating sa huli, sinasabi nila na wala silang commitment, tapos they have the freedom, may mutual feelings, pero they have the kalayaan na humanap ng iba. Parang pinipilit ko pong hukayin kung saan nanggagaling yung emosyon. Hindi ko mahukay. Hindi mo madig. Hindi ko madig. Kasi, hindi ko maget. O kasi parang kung susumahin mo, parang mahirap intindihin na it is a mutual agreement na kunwari kayo, pero pwede ka, you are allowed to see other people. Yes. I believe in the part of the female, mahirap siyang mag-agree sa usapang yan. Siguro sa guy, pwede pa. Wala kasi rin ligawang nangyari. Nga, wala nga eh. Kasi, tsaka, I would think na para sa isang babae na mag-agree siya to that na total, hindi naman tayo. Close tayo, oo, pero we could see other people. Parang, wow. Sige, Ate Joanna, anong masasabi mo? Sobrang hindi clear po yung situation nito ni Miss M. Sobrang malabo din po. Since sinabi na rin nung guy na wag na lang muna. Tapos sinabi nga rin po niya nun yung mutual feelings pero may kalayaan humanap ng iba. Parang ano kaya yun? Kung ikaw yung girl, anong magiging reaction mo? Unang-una, syempre po, masasaktan ako. Syempre, may feelings eh. Since emotional naman kami mga girls. Emotional din naman kami mga boys. Oo, pero mas emotional po talaga kami. Hindi ako kumiiyak ako. So ikaw, of course, masasaktan ka. Opo. Pero anong magiging ano mo? Next move mo? Mag-move on po. So kakalimutan mo na lang na hindi talaga ngayon. Opo, since hindi naman talaga yun yung will ni Lord for the both of us. So, kung mangyayari na mag-move on ka, ano yung mga baby steps mo para makalimutan mo siya? Palagay mo. Chocolate. Kain. Mga comfort food, eh, no? Siguro po, ano, buburahin yung mga messages niyo sa phone ko. Unfriend sa FB. Hindi naman. Unfriend tapos block. Kasi baka naman bitter masyado. Bitter. Okay. Bitter pala masyado. Malay mo, Pastor, may second part yung ano. Oo, di ba? Naghihintay mo pala na siya. Do not burn bridges, sabi nga nila. Okay. So. Tapos, syempre po, iiwasan na rin yung pakikipag-usap sa kanya. Okay. Ayun po. Talaga? Eh kung ka-church mo. Oo. Ito ka-church niya, di ba? Syempre. So, mag-iiwasan kayo. Yung normal na usapan lang po yung hi, mga ganun. Siyempre po, hindi, ala nga naman pong hayaan mo ma-stir up na lang yung emotions mo ulit. So find a prayer partner, parang ganun. Yes. Sabihin mo rin po dun sa leader mo and ayun. Kasi siyempre po sila yung may wisdom, ganun. Kasi hirap na hirap yung maraming lumalapit sa akin. Pastor, paano ako mag-move on? Katulad ng sinabi natin last time, no? Kunyari, kasama mo sa trabaho. Ito matindi, kung kasama mo sa church. Oo. Kasama mo sa worship team. Ayun. Ikaw gitarista, siya worship leader. Yes, may alam akong ganyan, Kay. So, paano yan? Sige nga. Anong mga rekomendasyon nyo? Ate Carlin? Una,
Alis ka na, alis ka na ng music industry. Umalis ka na lang muna sa music. Feeling ko, you really need to be clear kung ano talaga yung nararamdaman mo and admit na nagkamali ka. Kasi, ang unang process of moving on is letting go. I-admit mo na yung pinasok mong relationship is hindi tama. Pangalawa, ang second action mo dun is to let go, forgive that person, and forgive yourself. Mm-hmm. Kasi kapag napatawad mo yung tao na yon, na ganun yung naging ending ng mutual understanding nyo, you will learn to forgive yourself. Kasi minsan iisipin ng babae, bakit ko ba siya nagustuhan? Bakit ba ako kinilig sa lahat ng sinabi niya? Kasi at the end of the day, kapag natapos mong patawarin yung taong yon at napatawad mo yung sarili mo, then eventually, you will let God heal your brokenness. Yeah. Siguro ako sa part ko naman nung kuya, pag mabigat pa rin or mahirap pa rin, siguro i-request ko na sa head ng worship team, hiatus muna ako. Mm-hmm. Pahinga muna. Pahinga muna. Kasi if it's going to affect my ministry or my part in that ministry, tigil na lang muna. May isa akong kaso, ayun yung sinabi niya sa akin, okay ba pastor na lipat na lang ako ng church? Ganon, kayong kalalim. Maano yun. Well, ito, MU pa lang ito. Hindi pa ito nagka-relasyon sila. Well, of course, we must seek first God's wisdom on this. At kung talagang mabigat para sa iyo, hindi naman masamang magpahinga muna. Correct. Pero huwag kang aalis sa church. Pero usually, hindi kasi naman nila inaamin na naging MU sila. So, pag nagpaalam sila sa, bakit? Anong nangyari? Anong problema? Yung iba ayaw pang umamin. Kasi hindi nila inaamin. There was something between us na hindi nyo na-notice. Mm-hmm. Yun? So, magaling kami magtago. Yung stealth, tatawag ko itong mga stealth relationships, eh, no? Meron akong ganyan pa sa... Camouflage. Hindi mo alam, meron pala, there's something na nangyayari. No? Under your nose, hindi mo alam. Parang wala lang, eh, no? Parang wala lang. Mukat-mukat mo, magpapaalam na sa ministry. Doon umamin, pastor, meron po kaming relasyon na hindi nyo alam. Mm-hmm. So marami tayong kailangang silipin dito at marami tayong kailangang intindihin. Kaya ito yung nangingibabaw na mensahe ng mga negative MU setup. Ba't sinabi ko negative? Kasi may positive MU. Ano yun? Ito yung relasyon na natutuloy sa tunay na pag-ibigan. Na pag-ibigan, official. Kasalan. Kasi kami natin, Gigi, sinabi ko nga, nagsimula kami MU. Wala naman ligawan nangyari sa amin, eh. Kasi we prayed for each other. At the same time, nung kami, sinabi namin, well, ako nagtapat. Ah. Ano, nangyari nun, ang tawag namin doon, nagkaroon kami ng telephone counseling. So, tandaan niyo 'yon, mga kabataan. Telephone counseling. Gamitin natin 'yan. Hindi pa kasi uso na 'yung matindihang text, wala pang mga ano noon. Kaya pag umuusok na 'yung telepono sa bahay, well, kami magkakapatid, ganun ang aming approach. Ano? So tawag dito, 'yung iba ano pa eh, tinatago-tago po kayo 'yung ano, 'yung telepono, no? Kung pwede lang tanggalin doon eh, ilalagay sa kwarto eh. So wala pang wireless noon. Pero ako unang nag-initiate na, alam mo, may nararamdaman ako para sa iyo. And then yun na. Well, basahin niyo na lang yung ano, yung Love Sucks Singles Edition para at least may idea kayo ano nangyari sa amin. Okay. For the last song ni Ate Joanna, ang title nito is While I'm Waiting by John Waller. Mula ito sa pelikulang Fireproof. Yan. Magandang pelikula to, pastor. Oo. Na talagang nakaka Kirk Cameron. Nakakahipo ng puso lalo na sa mga mag-asawa. Correct. Yes. So ano ibig sabihin nung ano, nung title, kailangan may gawin tayo habang naghihintay at ano yung gagawin nasa kanta, no? Sige. Worship. Worship. God. Yan. Okay, minsan pa palapakan natin ng Panginoon sa buhay ni Ate Joanna. While I'm waiting
taking every step in obedience. I will move ahead, bold and confident. Taking every step in obedience. Yun po ang aawit ni John Waller na inawit sa atin ng ating kaibigan si Ate Joanna, While I Am Waiting. Sabi doon, habang naghihintay tayo, andun, sabi doon, I will worship you. Ano pa nakalagay? I will serve you. So, hindi passive ang paghihintay. Kasi maraming mga kabataan, mga singles, gustong-gusto nila na meron na agad na partner. At torture sa kanila yung paghihintay. Correct. At tulad ng MU, maraming nakikipag-MU lang kasi ayaw ng commitment. Gusto yung kilig. Pero ugatin natin yung problema. Bakit kayo naiinip? Kasi hindi tayo satisfied kay Lord. Mm-hmm. Yan. Well, nasabi ko to sa Love Struck Convergence, when we talk of our priorities, we must have this properly sequenced. Sa buhay natin bilang mga tao, normal na tao, kailangan mauna si Lord. That's number one. Lord, Matthew 22:37-39, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Sabi nga ni St. Augustine, this heart would forever be restless until it rests in God. So, kung wala si Lord sa buhay ninyo, mahirap po kayo maging tunay na maligaya. Kasi siya lang ang tanging makakapuno ng inyong mga puso na naghahanap ng pagmamahal. And then number two, sa mga singles, importante that you know your life mission. You can never know your life mission if you don't have an intimate relationship sa Panginoon. Because the Lord would reveal your life mission sa inyo. Mahirap na mabuhay na parang rat race daw eh, no? Yung paikot-ikot lang, yung parang kahit nagtatrabaho ka, kahit kumikita ka, parang wala nangyayari sa buhay mo. Yun pa rin. Yeah, you're not really fulfilling what God has as meant for you, no, to be fulfilled. So, alamin niyo po iyon. Pero again, sabi ko nga, kailangan mauna yung relasyon ninyo sa Panginoon. And then number three, ay yung lover. No? Mahirap kasi na unahin niyo yung life mission ninyo at yung lover ninyo. Again, mauna si Lord, yung life mission niyo, and then that's the time that you would now pray for your lover. Yung lover na sinasabi ko dito, hindi lang basta lover, kundi makakatulong sa inyong life mission at lalo maglalapit sa inyo kay Lord. Mahirap kasi magkaroon kayo ng lover na again sa life mission ninyo. Mm. Kaya sinasabi ko nga rin sa mga kaibigan ko na pastor, alam nyo, pag kayo nag-asawa, hindi lang kayo mag-aasawa ng babae, kundi isang babae na yayakap din sa inyong ministry. Yes. No? Hindi po pwede na again sa inyong ministry kasi magiging kabigatan nyo yan. At the same time, sabi ko sa kanila, you must also understand that loving a person would require, of course,
commitment on your part, at the same time, commitment wala sa kanya. But overall, sinasabi ko, when you have a partner, kailangan mas lalo kayong maglapit sa pamagitan ng pareho kayong lumalapit sa Panginoon. So ito'y nakakalimutan ng maraming singles, no? Naunahin si Lord, then alamin yung life mission na binibigay sa kanila ni Lord, and then that's the time that they would find their lover. So meron akong sinulat sa isang note ko sa Facebook na maraming nag-share nito kasi bunga ito ng aking mga counseling sa mga babae. Well, this can also be applied sa mga kalalakihan. Ito yung sinasabi kong 5 anti-MU sakit tips. Ano yung MU sakit? Kasi may mga negatibong epekto ang negative MU. So sabi ko dito, para to sa mga kababaihan. Sige. Number 1, pakinggan ang magic words. Huwag maging asyumera hanggat walang mga salitang namumutawi sa bibig niya. Yes, hindi ka manhid, ramdam mo ang special treatment, gets na gets mo ang mga signs and signals, pero may mga guys na sadyang malambing lang talaga. Huwag magpapatianod sa mga patwitams nilang mga kilos, may mga magic words kang aabangan, magmula sa type kita hanggang sa ikaw ang aking buko, buhay ko. Meron daw loko eh, love ko. Pero bilog na ulo mo, girl, wag mo hayaang bilugin pa niya. Libre mag-isip, dear. So, sinabi ko dito, wag ka mag-a-assume na kayo. Wag ka mag-a-assume na mahal ka niya. Wag ka mag-a-assume na ikaw ay talagang may interest siya sa'yo. Mm-hmm. Unless marinig mo, I like you. Maaring ganun, type mm-hmm. kita. Kasi di ba yung imaginary romance. Yeah. Umaalago ha. Umaalago yung ating imahinasyon. Number 2, pigilan ang kilig. So kapag binulalas niya ang kanyang mga naisabihin sa iyo, kanyang feelings, huwag excited much. Kung may feelings ka, huwag umastang officially yours na kayo sa isa't isa. Madalas umaalago ang imahinasyon ng maraming ladies. Hindi pa kayo, wedding entourage na ang pinaplano. Wow. So first things first, mahirap na. Baka ang inaakala mong love story, mauwi sa Toy Story, nilalandi ka lang pala. Ouch. So marami tayong kailangang alamin sa motibasyon ng lalaki ba't naniligaw sa inyo. Maaring kiligin ka, pero of course normal yan. Pero please, kailangan merong mga kailangan siyang ipakita pa. Eto na. Kapag sinabi niya na friends lang kayo, pero ang kanyang pinapakita ay more than friends kayo. Ito sinabi ko, putulin ang ugnayan kapag playing safe siya. Pag sinabing playing safe siya, kasi seryoso ka, pero hindi siya masyado seryoso. Huwag magpapaniwala na super friends kayo. Unless kasing kisig siya ni Clark Kent at kasing sexy ka ni Wonder Woman at may invisible jet ka. Huwag hayaang maging shock absorber ka ng mga problema niya sa buhay. Ibuhos siya sa ibang taong kanyang mga kaimuhan kung ayaw mo masaktan. Pwede kayong maging emotionally dependent sa isa't isa. That's why, be aware of the dangers of emotional attraction. Huwag palalimin ang intimacy kung walang matatag na commitment. Dito tayo sumasabit. Marami sa aking mga counselee at kayo na rin nagsabi, lumalalim yung emotional attachment pero hindi mo alam kung hanggang saan niya pwedeng panghawakan yun. Mm-hmm. Well, kahit sa mga lalaki, ganun din yun. Magkakaibigan. Isa sa mga sinasabi nga ng isang author na makakasakit sa'yo ay yung mga tao matagal mo nang kasama. Hindi naman yung hindi mo matagal kasama eh. Bakit? Kasi may expectation ka na yung pagtitiwala mo aalagaan nila. When they violate the trust that you have given them, doon tayo nagkakaproblema. Number 4, ito na mga girls, listen. Formal na ligawan. Tandaan, kung seryoso sa iyo ang lalaki, formal siyang manligaw. Hindi yung binabakuran ka lang. Hindi dapat hanggang drawing lang. Ang mga lalaki nag-i-effort kung gusto niya ang babae. Magpapaalam yan sa magulang. Pupuntahan ka sa bahay at gagawin ang lahat para mabihag ang iyong puso. Maidagdag ko lang, mag-imbestiga ka rin. Baka marami kayo sa kanyang listahan. Well, may ganyang kaso. Mm-hmm. Diba? Maari naliligaw. Pero hindi lang pala ikaw ang nililigawan. Ano yung sinabi mo dati na ano? The more entries you send, ginagawang raffle. The more chances of winning. Ganun ang attitude na maraming mga wala sa hulog na ugali ng mga lalaki. And then, number 5, I think this is very important. Pray for your feelings. Ipanalangin na bigyan ka ng Panginoon ng pusong over in love sa kanya. Iyong hindi basta-basta maghahanap ng atensyon sa iba. Ang sabi ko dito, ipatanggal sa kanya ang mga may sabit na damdamin. Kunyari, may crush ka,
may emotion attachment ka sa lalaki pero may GF na siya. Kasi minsan iba pinipilit pa eh. Okay lang. Ipagpe-pray ko na lang na magkahiwalay sila. Sabit ka. Aray. Okay, ipag-pray mo rin yung guy na mag-ayos-ayos siya lalo na't magulo ang mga kilos niyang pinapakita. Well, kailangan kasi ng kasiguraduhan. Hindi masamang magtanong, hindi masamang mag-expect sa mga babae, hindi masamang mag-demand. Kasi kahit kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, kailangan malinaw. Expectations nyo sa isa't isa. Mahirap yung nangangapa kayo sa dilim. Anong ating gustong sabihin dito? It all boils down sa one major element na relasyon na wala sa MU. And that is commitment. Okay? So katulad ng pagmamahal ni Lord sa atin, kailangan committed tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Kasi si Lord naging committed sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. So this time, let's pray for those who are confused, emotionally attached, no? Pero hindi nakakaramdam na sila ay kayang yakapin, no, sa isang committed na relasyon ng kanilang kapartner. So for those who want to wait for Mr. and Miss Righteous. Ang term ko na dito hindi si Miss o Mr. Right eh. Kasi hindi naman mahanap. Hindi mahanap. Hindi mahanap. Righteous. If you want to find Miss or Mr. Righteous. Kasi hindi na ito usapin ng ano lang eh, no? Is he or she the right person for me? Kundi siya ba talaga ay righteous? Kasi pag righteous yan, galing kay Lord, no? Perfect. Well, hindi maaaring perfect, pero maganda ang kahantungan na inyong love story. So, I hope that you would also be Miss or Mr. Righteous. Okay? So, tayo'y manalangin. May Pastor, let's pray for them na sa lahat ng mga nako-confuse. Okay po. Okay. Itaas po natin sa Panginoon ang oras nito. Ama namin sa langit, salamat po sa pagkakataong ito na muli. Pinagtipon-tipon niyo po kami sa programang ito, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, itinataas namin sa inyo, Panginoon, aming mga tagapanginig ngayon na sa kasalukuyan po ay nasa isang relasyon na sabihin po natin hindi maintindihan. Panginoon, kayo po ang Panginoon. You are the Lord of organization. You are the Lord of everything that is right, Lord God. If there's a relationship right now na involve ang tagapakinig namin ngayon, Panginoon, which is not right, which is confusing, Lord, take that person out of that confusion, Lord God. Amen. Put that person in the right path, Lord God, because your word says that you have plans of good for our lives, Lord God. You do not want to harm us, Lord God. So, Father, we lift them all up unto you, dear God. We ask that you bless them, you give them wisdom, Lord God, to make the right decisions, to say the right words, Lord God, to be out of this position, Lord God, which you are not happy, Lord God, because you see that your children are not happy as well. And Lord God, para naman po sa tagapakinig namin ngayon na naghahantay for the righteous person, Lord God, the person that you have prepared for him or for her, Lord God, Father, may that person, yung tagapakinig ngayon, Panginoon, na may he wait, Lord God, upon you, Lord God, that you may bless him, Lord God, bless her, Lord God, with that right person, Lord God, because everything comes for good to those who love you, Lord God, and call for your purposes, Father. So that's why all of these, Father, we lift up unto you. We praise you. We love you. We thank you. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. 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 Napakaganda po ng ating diskusyon. At next week, ito na. Mas komplikado ito. Ito, ano pa lang ito? Parang 101. Basics. 101 basic. Basics to. Pero ito, topic na ito na ating pag-uusapan next week, bibigyan na natin ng examples at mga real life experiences. Makahanap kaya tayo ng mga na-friend zone. Magkaibigan you. No? Palagay ko, kailangan natin mag-invite ng ilang mga tao. Sana may ma-invite na tayo. Sana may ma-invite tayo. May umamin. May umamin, no? Nagang friend zone lang. Itago na lang natin siya sa pangalan. Tapos, kapag siya'y nagsasalita. May tinuturo dito sa loob na studio eh. May tinuturo ba? Baka marami, no? Nagkakaturoan eh. Baka may babalik dito next week. Muling ibalik ang guest. Okay, for next week. For next week. Okay.
So magsama-sama po tayo muli next week sa isang nakaka-inlove at makabuluhang diskusyon. Ako po si Kuya Ronald. Ako naman po si Pastor Ivan. Kasama po namin si Kerline Bobadilla. Then si Ate Joanna Marie Lor. Okay. If you want your love life to be truly good and worry-free, you must find yourself love-struck with the Lord. Siya dapat ang first and endless love mo. Sama-sama po tayo muli next week. Spread the love! You wander far from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love and then softly name. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Soul, you're the light in my deepest, darkest now. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. Down when they all should let us be.